guys! Welcome sa Pinoy Simple Recipe! At ngayong araw ay magluluto po tayo ng mga blangka. At syempre bago po ang lahat, gusto ko muna kayong pasalamatan ang ating mga viewers at ang ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre guys, kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe, hit the bell button, like, comment and share para mas updated ka sa ating mga videos. At syempre ngayon, sisimulan na po natin ang ating mga ingredients na ipapakita ko sa inyo kung ano yung sukat na kakailanganin natin at ano yung mga ingredients na dapat natin i-prepare para magluto ng mga blangka. Kailangan lang natin dito guys ng 3/4 cup ng white sugar, 1 cup ng cornstarch, 1 cup ng ating grated na cheese. At syempre guys, medyo generous kasi ako kaya gusto ko 1 cup ang gagamitin. So medyo generous ako sa paggamit ng ingredients, lalo na sa cheese. So ayan guys, kung wala kayong cheese at ayaw nyo gumamit ng cheese, pwede nyo naman palitan guys ng toasted grated coconut. So may nabibili yan guys sa supermarket, tostahin nyo na lang and yun yung gagamitin yung pang toppings. Kung gusto nyo naman ng cheese guys, walang problema kung papalitan nyo yung sukat o yung quantity. Hindi kailangan 1 cup. So, pwede lang half cup or depende sa quantity na gusto ninyo. 4 toppings lang naman siya, guys. And syempre, kailangan din natin dito, guys, ng isang lata ng cream of corn. Kung wala kayong cream of corn, pwede naman, guys, yung whole kernel corn na gamitin ninyo. Maraming nagluluto ng mga blangka na ginagamit din po ang whole kernel corn. Pero kung gusto nyo po gumamit ng cream of corn at wala kayong mabili, bumili lang kayo ng whole kernel corn at i-blender nyo na lang. Pwede yun guys, almost the same naman ang kalalabasan nun. And syempre guys, kailangan natin dito ng isang lata ng condensed milk. Mga 4 cups guys ng ating coconut milk. So ito guys, kung may nabibili naman kayo dyan sa Pilipinas, available po ang ating mga fresh grated na coconut. May nabibili po dyan yung mga bagong pinapakudkod na natin guys, no? Yung fresh. So, yun guys, kailangan lang natin ng 4 cups. Kung wala naman at hindi siya available sa inyo guys, no worries, gumamit lang kayo ng 2 cans ng coconut milk. Enough na yun. And syempre guys, sisimula na natin. Sa dami ng sinabi ko, ang ilan sa inyo guys, siguro medyo nalito. Tingnan nyo, ito yung ating mga ingredients na kakailanganin. And now, let's start cooking. Ayan, sisimulan na natin magluto guys. Ito yung aking paglulutuan. So, ililipat lang natin guys dito yung ating gata. Ito na guys yung ating coconut milk. Pero hindi ko siya ibubuhos lahat guys. Kasi gusto ko, dito ko na rin lulusawin mamaya sa matitira nating coconut milk ang ating cornstarch. And ngayon guys, mabuhayin na natin yung apoy. Ayan, ilagay na natin guys yung ating gata at hahayaan lang natin yan hanggang sa siya ay kumulo. Pero guys, alam nyo, kapag nagpapakulo tayo ng gata, kailangan dito alalay tayo at alaga natin siya sa halo. Kasi guys, kapag hindi natin inaalagaan sa halo, ang nangyayari, umaapaw yung ating gata. So hindi natin gugustuhin yung ganun guys. Okay? Habang hinihintay natin na kumulo siya guys, lulusawin ko na yung ating cornstarch. Nilulusaw na natin yung cornstarch guys bago natin siya ilagay mamaya. Kasi iniiwasan natin na mamumuo-muo yung ating cornstarch sa paglagay natin ng sa paghalo natin sa gata.
Mas mahirap na kasi siyang tanggalin yung namumuo, guys, kapag naihalo na natin siya sa mainit na gata. Okay. Hayaan lang natin siya for a few minutes hanggang sa siya ay kumulo. At ngayon, guys, halos medyo nagsisimula nang kumulo yung gilid ng ating kaserola. Pwede na natin ihalo ang ating asukal. At syempre ang ating cream of corn. Patuloy na natin siyang haluin, guys, no? Hanggang sa malusaw yung ating asukal. So sa ganito naman, guys, kung feeling nyo medyo nahihirapan kayong gamitin ang sandok, pwede naman, guys, gumamit kayo ng ating whisker. Para mas madali siya, guys, no? Pag whisker kasi, guys, mas madali siyang haluin. And mas madali natin malulusaw yung asukal. Tingnan nyo, guys, halong-halo na agad yung ating gata at ang ating cream of corn. So patuloy lang natin haluin yan, guys, hanggang sa kumulo siya for siguro mga 5 minutes 5 to 7 minutes, guys, no? Ngayon, pwede na natin ihalo, guys, yung ating condensed milk. Yan yung reason, guys, kung bakit kailangan natin talaga siyang haluin. Kasi minsan ang condensed milk, guys, kapag hindi mo siya hinalong mabuti sa inalagaan ng halo, minsan, yun yung nasusunog sa ilalim. And ayaw natin ng ganun, guys. Kasi papangit yung lasa ng ating mahablangka. Nakaka-apekto yun, guys, sa lasa ng ating mahablangka. So medyo simuti natin ng konti. Sayang kasi, guys, no? Hayaan natin siya na kumulong-kulo na talaga siya, guys. Pero at the same time, inaalaga natin dapat siya sa halo. Okay na, lusaw na yung ating cornstarch. So, antay na lang natin ito na kumulo, guys, hanggang sa maluto yung gata. Kaya lang natin na medyo maluto yung gata, guys, no? And ma-well blend talaga yung gata, yung asukal, at saka yung condensed milk with cream corn. Para mas pantay mamaya yung magiging lasa niya kapag naihalo na natin yung cornstarch. Yan, guys, kulong-kulo na. Kita nyo? Kulong-kulo na siya. So, pwede na natin ngayon, guys, ilagay ang ating cornstarch. So, prepare natin yung cornstarch.
Ito na guys yung ating cornstarch. Medyo medyo mix lang natin guys. I'm sorry, nasamid ako guys, no? Haluin lang natin mabuti guys yung ating cornstarch para ma-sure lang natin na walang buo-buo. And ako guys, bago ko hinahalo ang ating cornstarch sa ating mixture, ay sinasala ko siya para sure lang na kung may buo-buo man guys, hindi na masasama. And okay. Now start na natin siya guys na mix. Kasi unti-unti nang lalapot yan guys. Ngayong naihalo na natin ang cornstarch, yung ating liquid mixture, ay unti-unti na siyang mag-thick. So kung mapapansin nyo guys, medyo bibigat yung pag-iikot nyo at pag-ahalo nyo sa kanya. So patuloy lang tayo guys sa paghalo hanggang sa makuha nyo mamaya yung pinakagusto nyo or pinakagusto natin yung pinaka-texture. So ayan guys, oh, unti-unti na siyang lumalapot. Mas gusto ko ng whisker guys, kasi lumulusot lang. Minsan kasi kapag sandok, diba parang ando na kumakapit na sa sandok lahat. So minsan ang hirap ng haluin. So mas maganda na yung gamitin natin ng whisker. Kung may whisker kayo, pero kung wala naman guys, sandok is good. Wala namang problema din guys. Tingnan nyo siya guys, oh, lumalapot na. Hinahalo ko siya ng paikot-ikot guys para nababalansing nagagalaw ang ating mixture. Kasi baka mamaya guys, yung hindi mo nagagalaw na area, baka mamaya guys, eh, magkaroon ng tutong. So iniiwasan natin yun. Although, ang gamit naman natin guys is non-stick. Still, wala tayong assurance na hindi ba talaga siya magkakaroon ng burn. Hindi siya mag-burn. Hindi siya masusunog. So, to avoid na lang, make sure na lang natin na inaalagaan natin, iingatan natin ang ating niluluto. Actually, sobrang dali niya lang lutuin, guys. Nakatakot. Takot ako sa yung mga bumuputok na singaw, gano'n. Nakatakot syempre. Pero masarap magluto, guys. Kasi alam mo, pag nagluluto, guys, alam mo yun, guys, nakakatanggal ng pagod. Alam mo yun, nalilibang yung isip mo, di ba? Napupunta sa iba yung imagination mo, especially kung medyo marami kang iniisip sa trabaho. So, minsan, kailangan mo lang talaga ng mapagpapalingan. And syempre kung maghahat ka na lang din ng mapagpapalingan ng isip mo, dapat doon sa gusto mong gawin, di ba? And guys, kuha na natin yung texture na gusto natin. Tingnan nyo siya guys, oh. Okay na yan, para sa akin guys, okay na yan. Kasi ayoko naman ng sobrang tigas ng maha. So para sa akin, okay na to guys. Basta nakuha nyo na yung consistency na gusto ninyo, yung lapot na gusto ninyo, okay na yun guys. And sure naman naluto na yan kasi mabilis lang naman maluto yung cornstarch. So, lipat na natin guys ng lalagyan. Yan, dyan na lang natin siya ilalagay na guys. And syempre gagamitin ko yung ating sandok na siguro. Ito na lang sandok guys, no? Kasi baka lumusot-lusot lang siya dyan sa whisker na gagamitin natin. Kung dyan natin siya, kung yan ang gagamitin natin paglipat.
And ngayon, kailangan lang natin medyo patagin siya, guys, no? Para maging level naman yung bawat sides. At gilid niya, maging pantay. So ngayon, guys, tapos na tayo. Pero hindi pa yan tapos, guys. Kumbaga, kailangan natin to, guys, medyo palamigin. Kaya lang natin siguro mga 1 to 2 hours na hanggang sa medyo lumamig siya. Tapos ilalagay natin yung pinaka-toppings natin. Okay? Ngayon, guys, medyo okay na yung ating lumamig na yung ating maha. So, kung makikita nyo, guys, no? Lumamig na siya. Malinis ang kamay. Pwede natin siya lagay ng ating toppings. So, pwede namang ganyan lang kakonti, guys, no? Optional na lang. Pero gusto ko mas generous amount. Wow. Mas gusto ko kasi, guys, yung maraming cheese kasi di ba matamis yung maha natin? So, nag-aagaw yung tamis tsaka yung konting alat na binibigay ng alat linamnam na binibigay ng cheese. So, siguro okay na yan, guys. Okay. And now, guys, kung nakikita nyo yung ating maha, so, papalamigin lang natin to. Ichi-chill pa natin siya for mga at least 3 hours siguro, guys, bago natin siya i-serve. Kasi ang maha lang, guys, mas masarap siya kapag malamig. So, ang pagsaserve natin sa kanya, kailangan siguro mga mamaya, mga after 2 to 3 hours pa. Okay? Or pwede nyo rin naman siya kinabukasan. Total, since it's 1:30 na ng madaling araw dito, so siguro mamayang morning ko na ng mga around 7 to kakainin at yung mga kasama ko. So, siguro mga around 7 a.m. na lang or titikman lang, guys, no? Titikman lang namin kasi siguro pwede yan anytime naman sa buong araw pwede naman kainin. So, para makita nyo lang kung anong magiging feedback dito. So, hopefully, andito na sila. Pero kung wala, ako na lang mabibigyan ng feedback sa sarili kong gawa. Pero ito, guys, nagawa ko naman na to dati. And ganito ako gumawa talaga ng maha blanca. Ayoko ng sobrang tamis at ayoko naman ng medyo bawas tayo sa tamis or kulang. So, dapat yung para sa akin, ito yung panlasa ko kasi, guys. Kaya ito yung recipe na ginagawa ko and ito yung measurement na ginagawa ko. So, depende pa rin yun, guys, sa inyo kung gaano karami, kung mag-a-add kayo ng konting sugar, magbabawas kayo ng konti kasi iba-iba naman tayo ng level ng panlasa ng tamis. Okay? So, lalagay ko na muna siya, guys, sa refrigerator para mas ma-chill pa siya bago natin serve. Okay? At bago natin pala siya ilagay, guys, sa refrigerator, takpan natin siya para maiwasan ang contamination. Okay. Para sure lang tayo na hindi siya malalagyan ng kung anumang dumi or mahaluan ng kung ano nasa refrigerator, diba? So, dapat kasi ang pagkain nakakabusog, hindi nakakapagdulot ng sakit. So, paano, guys? Lagay ko na muna ito sa refrigerator and kita-kits tayo bukas para ipakita ko sa inyo kung gaano kasarap. Sana natitipan nyo rin, guys, no? Pero anyway, walang problema, guys. Kasi since ibibigay ko naman sa inyo yung measurement, magagawa nyo siya at natitikman nyo siya. So, lagay ko na muna sort of, guys. Hey guys, ngayon titikman na po natin ang ating nilutong maha blanca. Try tayo, guys. Yung nilagay natin cheese na toppings, namuk siya. At ang sarap niya, guys, parang sa
isama natin kapag kukuha tayo ng bite size ng ating maha blanca. Lasang-lasang yung lilimlam ng gata at saka yung binibigay na konting alat ng cheese. Napakasarap guys. Yan yung texture kung nakikita nyo. Yan ang gusto kong texture. Ayoko ng matigas na maha blanca. Dahil sa cheese na nilagay natin na medyo marami, sabi ko nga sa inyo, diba, medyo marami nilagay ko, diba? So, dahil dun guys, nalagay natin ang buong ibabaw ng ating maha blanca. And nabigyan siya ngayon ng another layer of texture. At yun ang lalo nagpasarap. Masarap na yung maha blanca natin, mas lalong sumarap dahil sa ating keso. Mas masarap guys, para sa akin ha, pag gumagawa ko ng maha, ginagamit ko is yung cream of corn or kung whole kernel man, biniblender na lang. Kasi nalalasahan mo lang yung mais pero hindi mo na kailangan ngatain pa. Pero kung gusto niyo na may nangunguya kayo, okay din yung buo yung mais na ilalagay nyo, yung whole kernel, di ba? Para sa akin kasi okay na sa akin na may nakakagat ako, may nangunguya ako na yung cheese na. Kaya gusto ko, cream of corn na lang ilalagay ko. Well, anyway guys, sana nagustuhan nyo rin ang ating recipe. At para matikman nyo kung gaano kasarap ang ating maha blanca, try nyo rin gawin guys. Ilalagay ko rin sa description ang ating mga ingredients na kakailangan nyo dito. Kanina pinakita ko na sa inyo kung anong kailangan nating ingredients. Ngayon, para sure na sure, ilalagay ko rin sa ating description box. Maraming salamat guys, and kain tayo! Paalam!